Magandang tanghali mga kaibigan. Ngayong tanghali po ay sasagot tayo sa mga ilang katanungan na ipina-request ng aking mga kaibigan at mga estudyante sa Adventist University of the Philippines. Ang una pong katanungan mga kapatid ay bakit daw po ang mga Protestant at ang mga Adventist ay natatakot sa Sunday law. So, bakit daw po natatakot sa Sunday law? Ang mga Protestant po ay nung mayroong prophecy sa Bible na nagsimula nung unang ikailang daang taon ng Kristyanismo, nung 500 to 400 AD hanggang 500, at ito yung tinatawag na 1,200 plus years na prophecy na namuno ang Roman Church. At ito po ay nagtapos nung about 1800s or 1798. At nung 1798 po, nung 1700s to 1800s, nagsimula ang mga Protestant churches. At dahil gusto nila na ang kanilang paniniwala ay yung nasa Biblia lang po. Dahil na-discover nila na marami ng mga pinapaniwalaan ang simbahang Kristiyano na wala naman sa Biblia, at gusto nila, katulad ni Zwingli, nila Wycliffe, nila Martin Luther, nila Huss, nila Jerome, sila po ay mga pari ng Roman Catholic Church, at sila ay nagsaliksik sa Bible at na-discover nila ang mga bagay na nagkakamali na ang church, at gusto nilang bumalik dun sa Biblia imbis na tradisyon ang papaniwalaan. Kaya lang ayaw naman nung ibang kasama nila sa church, kaya po nagkaroon ng reformation. At na-discovery po ng mga Protestant ang mga prophecy sa Bible na nag-prophesy tungkol sa Dark Ages na 1,200 plus years na nagtapos nga nung mga 1800s, at kaya po ganun. Ang isa po sa mga prophecy tungkol sa tinatawag nating Sunday law o yung beast prophecy ay nakikita po dito sa Revelation 13. Pag titingnan po natin mga kapatid, ito po ang nasusulat. So, pag sa prophecy, Bible prophecy po, ang sinasabi po na beast, yan po ay mga power o mga government o mga kaharian. So, makikita po natin ang sinasabing sea dito sa Bible prophecy, yan po ay mga maraming tao. So, pag binasa po natin to, and I stood up the sand upon the sand of the sea, and saw the beast rise up of the sea, having heads and 10 horns, and upon his 10 horns, upon his head, the name of blasphemy. Ang ibig sabihin po ng blasphemy ay pag ikaw ay hindi naman Diyos, pero tinuturing mo na ang sarili mo ay Diyos. So, meron pong ibang mga tao dito sa mundo na tao lang sila, pero tinuturo nila na sila ang they are in the place of God, or na sila na ang Diyos. Yan po ang tinatawag na blasphemy. Kaya yan po ang isa sa mga prophecy na nagtuturo kung sino ang beast na ito. Dahil po pag iniisip natin yung Sunday law, nandito po yan. Ibig sabihin, pag sinabi po kasing dito sa Great Controversy, ang issue po dito ay worship. So, ang Diyos ay naglikha ng Sabbath, ngunit ang mga ibang tao ay iniisip nila ay Linggo na lang. So, pag tinignan natin sa prophecy, makikita natin na pipilitin po ng ilang grupo ng mga tao o nitong beast na napaka-powerful dito sa earth. Napipilitin dito na magsambalhat sa kanyang tinuturo. And he will do great wonders, making miracles. So, huwag tayong maniniwala sa mga miracle kung hindi naman nasusulat sa Bible ang mga tinuturo. So, kailangan magkakaroon ng image to the beast. Ibig sabihin, may mga power na sumusunod din sa beast. And mayroong nakalagay dito, which had the wound by the sword and did live. Makikita natin sa history po na ang
ang papa si ay nagkaroon ng wound nung siya ay kinuha ng sundalo. Pero siya rin ay gumaling. Kaya po nakalagay dyan, ayun mag-switch. Diyan po. Na siya din ay nabuhay and had power to give life unto the beast that the image of the beast and the image of the beast should speak. And para daw po siya ay i-worship. And yung hindi mag-worship sa beast, ayan daw po ang papatayin. Ang tanong po natin mga kaibigan, ay ano ba ang marka ng mga taong nagsasamba sa Diyos? According po sa Exodus, sa Ezekiel 20:12 at 20:20, ang marka ng ating Panginoon sa atin, ang tatak, ay ang Sabat. Eh, ano naman po yung mark ng beast? So, may nagtatanong po sa atin minsan, saan sa Bible ang mark of the beast? Hindi po nilalagay sa Bible yung mga bagay na hindi naman kailangan sa kaligtasan, lalo na po yung mga kasinungalingan. Kaya po, kung gusto na na-identify natin kung ano yung beast, pwede rin naman natin malaman kung ano yung sinasabi nilang mark ng kanilang authority. Ang sabi po dito sa Catholic Record na sinulat nung sa London sa Ontario, September 1, 1923, sabi dito ay, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof to the act. So makikita po natin dito, ang mark daw po nila ay Sunday. Ang mark ng Diyos ay Sabbath, pero ang mark nila ay Sunday. And the church is above the Bible daw po. Eh, hindi naman po pwede yan dahil ang church po ay maraming error. Tayo ay mga tao, pero ang Bible po ay perfect po yan. Salita po ng Diyos yan. So, babalik po tayo dito sa Revelation 13. Ano naman itong mark of the beast? And causes both great and small, rich and poor, free and bond, to receive the mark in their right hand and in their foreheads. So ito na po yung financial control. And that no man may buy and sell save that he had the mark. So kung maiintindihan po natin yan, ang mark nila ay Sunday. Ang mark nila ay Sunday. Tapos yung kanilang control ay financial. Magkakaroon sila ng financial. At saka pagpapatayin din nila yung maraming mga tao na hindi naniniwala sa kanilang tinuturo. Hindi pwedeng mag-buy and sell. Maliban kung merong mark ng beast at saka yung name. Let wisdom, he that understandeth, count the number of the beast. So, ang mark ng beast ay yung pagsunod sa kanila, sa Sunday nila. Yun daw ang kanilang mark. At ano naman po yung number of his name? Nakasulat po dyan, his name. Ibig sabihin, lalaki ito, pinapangalanan. And ito daw po ang computation. Pag binilang yung pangalan, medyo nakakapagtaka kasi binibilang daw po ang pangalan. Pero makikita natin dito na the beast is the number of a man and his number is 666. Ang ibig sabihin po ng 3 score, ang 1 score po ay 20, ang 3 score ay 60. So ibig sabihin 666. At pag kinumpute po natin yung isa sa mga pangalan ng Pope na Vicarius Filii, pag kinumpute po natin sa numerals, ay lalabas po dyan itong 666 na number. Yan po ang nakasulat dyan. So yan po ang mangyayari sa huling panahon. Pag nakita natin na nangyayari na yan, ibig sabihin, ang Biblia po ay nasusunod ng history. Okay. Yan po ay katanungan ng aking estudyante na si Renz. Salamat po sa pagkanyang tanong. Ang estudyante po ng nasunod nagtanong ay si Mr. Mayo at saka si IC. Ang tanong daw po nila ay, bakit daw po ang mga Adventist ay hindi kumakain? Bakit daw po bawal kainin ang shellfish, ang tahong, ang alimango, at saka iba-iba pa?
Para dyan po sa tanong na yan, tayo po ay titingin, hindi lang po yan turo ng mga Adventist. Actually, ang lahat ng turo po ng Adventist ay nasa Bible po. At dun po namin kinukuha lahat ng aming tinuturo dahil ang Bible po ay ang pinakatama talaga. Titingnan po natin sa Leviticus 11. Sa Leviticus 11 po, dahil ang Diyos ang naglalang sa atin at ang Diyos din ang naglalang sa mga hayop, alam po ng Diyos kung alin yung pwede natin kainin ng mga hayop. At sinasabi po dito, yung mga nasa dagat daw po, ito po, "This shall ye eat of all the waters, whatsoever hath fins and scales in the water." So ibig sabihin daw po, dapat may, ano ba itong fin sa Tagalog? Palikpik, at saka may scale ay, anong tawag sa scale sa Tagalog? Basta, scale. Pag nasa dagat, kailangan daw po may palikpik at saka may scale. At in the seas and rivers, ye shall eat. Okay, so pag may palikpik at saka may kaliskis at nasa dagat, "and all that have not fins and scales and in the seas and the rivers, of all that move in the waters and of any living thing in the waters, they shall be an abomination unto you." So, ang hindi lang po yun unclean, actually, abomination pa yun. "They shall even be an abomination unto you, and ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcasses in abomination. Whatsoever hath not fins nor scales in the water shall be an abomination." So, ulitin ko po ang tanong, bakit daw po merong mga hindi pwede kainin ang mga tahong, ang shellfish, ang alimango? Ayun po ay dahil nakasulat sa Leviticus 11. Okay, salamat po Mr. Mayo and Icy sa tanong. Ang sunod po nating tanong ay sabi ni Shem. Si Shem po ay nagtatanong kung bakit daw po bawal magsine ang mga nasa AUP. Bakit daw po nga naman bawal magsine? Ito po ang nasusulat sa Biblia, ang nakasulat po sa Philippians 4:8. "Whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is of good report," yun lang daw po ang ating iisipin. At sinasabi po ng ating favorite writer, dahil yung unang panahon po ay hindi pa naman nagawa yung sinihan, kaya wala pa ako nakita sa Bible na sinihan. Pero ngayon po mga panahon, nauuso na po itong mga 1980s, yung theater, at na-discover nila na maraming mga kababalaghan at kalokohan ang nangyayari sa theater. Tingnan po natin ang sinusulat ni Sister White. Sabi po dito, ang theater daw po ay most among the most dangerous pleasure resorts. At hindi daw po yan turo ni Jesus Christ ang pagpupunta dyan. At marami daw po dyan nangyayaring nahihiling sa kasamaan. At idolatry din daw po yan. Isa sa mga pwedeng idolatry. And hindi daw po maganda na matagpuan tayo sa sinihan pagdating na dumating si Jesus Christ, nasa sinihan tayo. At or doon tayo mamatay sa sinihan dahil mga entertainment po na hindi naman the best. At marami daw pong krimen ang ginagawa sa sinihan. Siguro mga totoong krimen at saka yung mga palabas na krimen. Demoralizing daw po, nakakabawas ng morality ng mga tao ang krimen. At maraming mga na mamatay sa earthquake na nasa loob sila ng sinihan. Ano pa dyan? Maraming immorality sa loob ng sinihan. At saka yung imagination ng mga tao ay bumababa o nagiging masama dahil sa mga napapanood nila sa sinihan. Sa Ephesus daw, meron daw theater at nagkaroon ng riot. Masama ang inisip ng maraming tao kaya nagkakagulo. Tapos sa sinihan daw po, ang ating isip ay nagiging familiar sa kasalanan. So hindi na natin naiisip na ang kasamaan talaga ng kasalanan.
So ang pinakamaganda daw po ay umalis, huwag pupunta sa sinihan. Eh, sa ating Adventist schools po, pinagbabawal ang pagsisini dahil gusto po natin sumunod sa mga payo. And ang mga mabawawang passion daw po ay nai-stimulate to intense activity sa mga sinihan. Yung mga taong mga ayaw pumunta sa church, yung mga lovers of pleasure rather than lovers of God, yun daw po ang gusto nilang puntahan. So ayaw naman nating sumama dun sa mga yun. At saka naghihirap ang mga tao dahil iniisip pa nila kung anong pangbayad dun sa sinihan. Tapos maraming reasons sa messages to young people, and yung mga fine sensibilities ay humihina daw po. Yung mga pag nag-iisip tayo tungkol sa religious na mga bagay, hindi na masyado natin nasesense ang Holy Spirit na nagbubulong sa atin. At saka hindi naman nakakasaya yung mga pupunta sa sinihan. Hindi naman natutuwa ang ating ang inner na ating kasiyahan. So ang mga Kristiyano daw po ay hindi dapat matagpuan sa sinihan dahil maraming mga vicious habits at saka sinful propensities na pinapalakas ng mga sinihan. Yung natututo ng baril-barilan, ng nakawan-nakawan, ng mga adultery, idolatry, etc., etc. And nagiging corrupt yung mga principle ng mga uma-attend sa sinihan. Okay. So, okay, kailangan natin magdesisyon na hindi tayo pupunta sa sinihan. And si Jesus Christ ay hindi naman pumunta dito para mag-attend ng sinihan. Okay. Yung excitement, hindi yung pleasure lover, yung mga gustong punta sa sinihan, at yan po ang mga kasagutan kung bakit pinagbabawal ang pagpupunta sa sinihan. So salamat Shem sa pagtanong. Ang isa pong sunod na tanong ay galing kay IC. Bakit daw po bawal ang pagkukulay ng buhok? Bakit daw po bawal ang nagkukulay ng buhok? Or hindi maganda ang pagkukulay ng buhok? Punta po tayo sa Biblia. Dito po tayo sa Bible. Ang sinasabi po sa 1 Timothy 2:9, "Likewise, women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire." Or wag yung masyadong maraming sa ibang version, itong braided hair ay yung plaited hair o yung masyadong maraming dekorasyon. So ang prinsipyo po dito sa 1 Timothy 2:9 ay simplicity. Pag sinabi natin saan yung meron pa dito yung word na shamefacedness. Tingnan siguro natin ito. 1 Timothy 2:9. Ayan po. Okay, siguro basahin na natin lahat para maliwanagan tayo. 1 Timothy 2:9. Ayan. "Modesty and self-control, not with braided hair or gold or purse or costly attire, but that which is proper for one to person." Okay, so ayan po. Modesty ang point. Ang point po ay modesty, kasi pag masyadong elaborate yung dekorasyon, eh hindi na yata, parang nagiging idol na natin yung ating sarili. Okay, salamat po sa tanong. Ang sunod po na question ay, bakit yung kasalanan ng isa ay naging kasalanan ng lahat? Ito rin po ay question ng aking isang estudyante sa Computer Science Department na si IC. Bakit daw po yung kasalanan ng lahat ay naging kasalanan ng iba, ang tinutukoy niya po ata ay si Adan, ay naging kasalanan ng lahat. Kailangan po natin maintindihan kung paano ang tinatawag na inheritance. Kasi ang namana po natin ay yung tendency to sin. Yung mga kasalanan ng ating magulang, hindi natin namamana, pero yung tendency, parang katalinuhan. Kung matalino yung inyong nanay at tatay, malamang meron din kayong katalinuhan. Pero hindi ibig sabihin na yung ideas nyo ay ideas na rin nila.
basahin po natin sa ating teachings sa Fundamental Belief Book. Okay. Ito po ang nakasulat. Is sinfulness inherited or acquired? So, sabi po sa 1 Corinthians 15:22, for as in Adam, even so in Christ shall all be made alive. O yan po, ay nandyan din po sa ano, sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered the world and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, kaya ba nating, ang sunod po na tanong, kaya ba nating linisin ang ating sarili? Hindi, syempre. Kasi, lahat tayo madumi, lahat tayo may kasalanan, eh, sino maglilinis sa atin? Pinanganak tayo sa kasalanan. Sabi dito, I was brought forth in iniquity, in sin, my mother conceived me. Oh, sabi po yan sa Psalm 51. I was shapen in iniquity. Okay, so natural po na tayo ay makasalanan ng ating iniisip. And hindi natin kayang tanggalin ito. It is impossible for us, but with God, everything is impossible. Sabi po dito, sa, okay, if the Son of Man therefore shall make you free, you shall also be free. So pwede naman po tayong makatakas sa kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus Christ. So i-summarize ko lang po, ang kasalanan ay hindi namamana. Ang tendency to sin, yun po ang nakasulat na namamana. Kaya lang, yung healing, parang nahihiling tayo sa kasalanan. Ang maganda naman po niyan, ang positive po nito mga kaibigan, ay kung namana natin ang tendency to sin, at dahil kay sa kasalanan ni Adan, lahat na rin tayo na maging makasalanan, meron naman pong isang tao na hindi natin namamana, pero kaya niyang tanggalin ang ating mga kasalanan. Ito po ay si Jesus Christ. Tingnan po natin dito. Okay. So, ang sabi po dito ay, nasaan na ito? Ito. Abide in me, and, okay, wala tayong kayang magawa kung di natin kay Jesus Christ gagawin. Okay. Nasaan dito yung yun ang atang binanggit dito sa ito. Okay. Hindi yan. Ito. Okay. Meron itong nabasa ako dito kanina. Paano i-eradicate sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Okay. Hinahanap ko lang po. Ito, ito. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Hindi pa yan. Baka ito. Okay, malapit na. Ito siguro. Oh, parang hindi natin makita. Baka ito. Okay. So, which were born not of blood, not of the will of flesh, but by the will of God and of man. Okay. So, kahit na nagkasala, lagi tayong makasalanan dahil sa tendency naman na natin kay Adan, eh, meron verse na hindi ko mahanap po na kahit na by one man sin we became all sinners, but by one man also, si Jesus Christ, we can all become forgiven or sons of God ulit. Okay, salamat po ang kay IC. Ang sunod po nating tanong ay galing kay Floro. Ang sabi po ay kasalanan ng anak ay di kasalanan ng ama. Meron sinasabi rin po kasi sa Bible na ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak, at ang kasalanan ng anak ay hindi rin kasalanan ng ama. Ang sabi po dyan ay,
sa Ecclesia Ezekiel 18. Say ye that the Son bear the iniquity of the Father, and the Son and that it is lawful. So, ang principle po dito sa Ezekiel 18 ay yung kasalanan ng anak ay hindi daw kasalanan ng ama at vice versa. So, tutupo yan. Ang problema lang, ang problema mga kaibigan, ay lahat tayo may kasalanan. Kaya kahit na hindi mo naman na yung kasalanan ng tatay, at kahit yung tatay ay hindi niya responsibilidad yung kasalanan ng anak, eh dahil lahat tayo may kasalanan, wala pa rin tayong pag-asa maliban kay Jesus Christ. Okay, next na tanong ay, bakit naman daw po siyam na yung iyong kinip na commandments tapos isa lang yung iyong mali, ay mali na lahat? Oo nga naman. Pag tinignan po natin itong sa King James, sa James 2, ang sabi po niyan, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So, ang nakikita natin dito mga kapatid, ang requirement talaga ng Diyos ay hindi pwede tayo pupunta sa langit na may naiwan na kasalanan. We are saved from our sin, not with our sin or in our sins. So, kailangan natin isurrender sa Diyos lahat ng ating kasalanan para tayo ay kanyang malinis. Okay, salamat po sa mga tanong kay Renz, kay Mr. Mayo, kay IC, kay Shem, kay Floro, at kay Renz ulit. Magandang tanghali po sa inyong lahat.